Isa sa pinaka-controversial na mga aktor sa showbiz si Baron Geisler. Kaya marami ang natuwa na lumagay ito sa tahimik kasama ng kanyang non-showbiz girlfriend na si Jamie Evangelista. Ngunit tila kamakailan ay nasangkot na naman sa isang kontrobersya si Baron at ang kanyang asawa. Ating balikan ang simula ng relasyon ni na Baron at Jamie at ang pagsubok na kanilang hinaharap sa kasalukuyan. The Philippine Showbiz List presents Baron Geisler and Jamie Evangelista Relationship Story. Inamin ni Baron na in love siya kay Jamie sa unang pagkakataon na nakita niya ito sa rehabilitation center kung saan siya ginagamot noon. Ibinunyag pa ni Baron na medyo the moves ang ginagawa niya sa kay Jamie kahit nung nasa loob pa siya ng pasilidad. Noong na-meet niya si Jamie sa rehabilitation center, ay binibiro pa niya ito pero naisip ni Baron na hindi pa pwede dahil nasa loob pa siya ng rehab. Napagdesisyonan niyang tapusin muna kanyang gamutan bago niya imbitahin si Jamie para sa isang date. Noong nagka-crossfit training sila sa wellness center ay napansin ni Baron na parang mali ang ginawang exercise ni Jamie kaya nag-offer siyang tulungan ito. Inaasar pa nga ito na mataba. Dagdag pa ni Baron na walang pakialam si Jamie kung artista siya o hindi. Hindi naman itinanggi ni Jamie na nagkaroon siya ng pagdududa bago i-entertain si Baron bilang suitor. Ayon kay Jamie na sinasabihan siya na kanyang mga kakilala noon na iwasan si Baron dahil sa kanyang past reputation. Pero hindi ito pinansin ni Jamie dahil wala siyang pakialam sa past ni Baron na gusto niya itong bigyan ng chance at na-figure out naman niya na hindi mababaw na tao si Baron. Dagdag pa ni Jamie na isang matalino at interesting na kausap si Baron. Nung nakalabas na si Baron sa rehabilitation center, ay inayan niya si Jamie para lumabas at para mas magkakilala pa silang dalawa. Kalaunan, nakilala na rin ni Baron ang pamilya ni Jamie at naging official na couple sila noong September 2018. Doon nalaman ni Baron na si Jamie ang kanyang the one. Si Jamie Evangelista ay isang psychologist at nagtatrabaho sa isang rehabilitation center bilang isang freelance psychotherapist. Tinuturuan din niya ang mga college students at kinukuha siya ng mga rehab center para tumulong sa mga addict at alcoholic. Very patient at alam raw ni Jamie kung paano timplahin ang pag-uugali ni Baron at yun ang nagustuhan ni Baron kay Jamie. Dagdag pa ni Baron, masaya siya sa piling ni Jamie dahil maalaga ito. Nung walang-wala si Baron, sinusuportahan siya nito. Nagtayo ng isang barbershop si Baron sa Cebu, ang Jens Barber, dahil sa pag-aakalang wala na siyang babalikan sa show business. Todo suporta naman sa kanya si Jamie. Ginamit niyang puhunan ang konti niyang namana at ang perang nakuha na noong nabenta niya ang kanyang Fortuner para makapagsimula ng negosyo. Civil Wedding. Matapos ang isang taon bilang boyfriend at girlfriend, nagpakasal sina Baron at Jamie noong September 12, 2019. Nag-post si Jamie ng ilang larawan sa kanyang Facebook account ng civil wedding ceremony nila sa Quezon City Hall na may caption na Matthew 19:6, so they are no longer two but one flesh, B&J. Sa kanilang platinum wedding rings ay naka-engrave doon ang Matthew 19:6, Baron and Jamie. At ayon kay Baron, mabigat ang mga singsing na matagal-tagal niya itong pinag-ipunan. Sabi pa ni Baron patukol sa kanyang irog, siya ang regalo ng Diyos sa kanya at very blessed siya para makasama siya sa buhay nito kahit hindi siya perpektong tao. At magsusumikap si Baron para maging best version ng kanyang sarili para sa kanyang asawa. Baron and Jamie welcomed their first child. Proud na nag-post si Baron Geisler ng mga larawan ng kanyang bagong silang na anak na babae kasama ang asawang si Jamie Evangelista noong January 20, 2020. Ishinare niya ang mga larawan sa kanyang Instagram account na may caption na I'm in love. Pinangalanan nila kanilang panganay na anak na Talitha Kumi Geisler. Nanganak si Jamie sa Chongwa Hospital sa Cebu City kung saan nakabase ang mag-asawa. Sa isang interview kay Baron kung saan tinanong siya kung ano ang reaction niya noong nalaman niya magiging tatay na siya, ang sagot nito ay masaya siya pero mayroon ding halong kaba at sabi niya sa kanyang sarili na paninindigan niya ito at wala ni isang negative feeling ang naramdaman niya noong nalaman niya ang balita. Ibinahagi din ni Baron ang kanilang napiling pangalan para sa kanilang baby girl at ito ay Talitha Kumi. Ayon sa aktor, nakuha nila ang pangalan sa Biblia. Talitha ang Hebrew meaning ay little girl at Kumi in Hebrew ay arise at ang palayaw naman ng kanilang baby ay Tali. First wedding anniversary. Isang taus-pusong mensahe ang isinulat ni Baron Geisler para sa kanyang asawang si Jamie para ipagdiwang ang kanilang unang anibersaryo ng kasal noong September 2020. I'm blessed to have a very loving and supportive wife who has endured me for a year now, ani Baron sa kanyang Instagram post. Ibinahagi rin ng aktor ang sunod-sunod na larawan kung saan sila nag-e-enjoy sa isang intimate dinner together. Kasabay ng romantikong gabi, nagpalipas silang oras ang mag-asawa sa beach. Baron and Jamie celebrate the first birthday of daughter Talitha.
Mula noong kasal niya kay Jamie noong September 2019, naging stepfather din si Baron dalawang anak ni Jamie mula sa dating karelasyon. Pinatunayan ni Baron at ang kanyang pamilya na love conquers all noong ipagdiwang nila ang first birthday ni baby Tali noong January 20, 2021. Sa kabila ng pandemya, nagawa pa rin ni Baron Geisler at ang kanyang asawang si Jamie na maghanda ng special na birthday party para sa kanilang anak na si Talita Kumi. Si Baron ay isang proud father sa kanyang baby girl at magiliw na tinatawag ito na Tali Bear. Stepdad. Si Jamie ay may dalawang anak na sina Joaquin at Javi mula sa dating karelasyon. Sinabi ni Baron na hindi siya nagkaroon ng issue kay Jamie bilang single mom. Nung tanongin tungkol sa ilang mga insight para sa pagkikipag-date sa mga single mom, sumagot siya, "First, ask yourself your intention. Why you're getting into a relationship? Kasi it's already a complicated thing. Be mature to accept her past, no judgment. You have to be very open-minded. And you just have to love her. If there's no love, it won't work." Masayang ibinahagi ni Baron na hindi sila nahirapang ipaliwanag sa mga anak ni Jamie ang tungkol sa kanilang relasyon, pagpapakasal at pagkakaroon ng sariling anak. Ani Baron, sobrang bilis mag-adapt ng mga bata ngayon. Sa kabutihang palad, naipasok din sila sa magandang paaralan. Inamin niya gayon pa man na kahit paano ay nakaramdam ng pagsiselos ang dalawa nung dumating na si baby Tali. Kaya naging maingat ang mag-asawa habang hinahayaang magkasundo ang magkakapatid. Proud na ibinahagi ni Baron na mahal niya ang dalawa niyang stepkids at mahal din siya ng mga ito at nire-respeto. Second birthday of Talita Kumi. Ipinagdiwang niya na Baron at Jamie ang kaarawan ng kanilang anak na si Talita Kumi noong January 20, 2022. Caption ng aktor sa kanyang Instagram post, "After surviving Typhoon Odette and Omicron, celebrating life has become simpler yet more meaningful. Thanking God for Tali who gives me joy and keeps me motivated. Thank you, Abba, Father." Jamie Geisler explains her side. Kamakailan ay ibinunyag ni Jamie ang plano ng kanyang asawa na bumalik sa rehab para sa matagal na nitong pagkalulong sa alak. Sa unang bahagi ng buwan ng Abril, nag-post si Baron Geisler ng serye ng mga maikling video clip na ngayon ay itinanggal na sa kanyang Instagram account na nagpakita sa kanya sa gitna ng isang pagtatalo sa kanyang asawang si Jamie Evangelista na nauwi sa pagbato sa kanya ng isang water jug habang siya ay nakahiga sa kama. Maririnig din sa video ang controversial actor na nagsasabing, "Sino ba sa amin ang kailangan magparehab?" Ipinost na walang caption ang video na ikinaintriga ng mga netizens tungkol sa posibleng pagbabalik ni Baron sa pagkalulong sa alak. Nag-iwan naman ng isang mensahe si Jamie sa YouTube channel ni OG Diaz kung saan in-explain niya na lilipad sana si Baron sa Manila nung araw na yon para sa isang trabaho pero na-miss niya ang kanyang flight dahil lasing na lasing ito. Dagdag ni Jamie, may isang kaibigan si Baron na tinatawag niyang sugar mommy dahil sinusundo ito at kinukonsinti ang pag-inom ni Baron. Nag-message naman daw si Baron one night bago ang kanyang flight na ready na ito ngunit nung pinuntahan niya ito sa hotel, umiinom pa rin ito. Kaya nagalit na si Jamie dahil ilang tickets na ang nasayang nito. Ani Jamie, napuno lang siguro siya ilang taon na siya naging patient at forgiving kay Baron. Ayon kay Jamie na tumawag siya ng rehab center sa Maynila para makapag-detox si Baron pero na-paranoid ito kaya siguro nag-video ito to seek sympathy. Nag-apologize naman si Jamie para sa kanyang inappropriate behavior doon sa video. Ayon sa mensahe ni Jamie kay OG Diaz, nasa Bulacan ngayon si Baron kasama kanyang American friend na tumutulong din sa mga alcoholic. Hiniling niya sa publiko na maunawaan ang sitwasyon ni Baron at idiniin na kailangan ng aktor ng tulong at kailangan niyang tulungan ang kanyang sarili. Umaasa at ipinagdarasal din ni Jamie na ma-overcome ni Baron ang addiction niya sa alcohol in God's perfect timing. Dagdag pa ni Jamie na intindihin sana ng publiko si Baron dahil may chemical imbalance ito. Samantala, humingi naman ng pamanhin si Baron sa kanyang Facebook account sa pag-upload ng video. Anya, "I am sorry. No one is perfect. I wish I had a magic book to turn things around. I am a terrible person." Tali gets baptized. Ang 2-year-old daughter ni Baron at Jamie si Talita Kumi ay nabinyagan sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus sa Cebu noong Palm Sunday, April 10, 2022. Inilarawan ng post ni Jamie sa Facebook ang pagdiriwang bilang simple at intimate. Sa kanyang Facebook account ay nagpost ng pasasalamat si Jamie sa mga godparents na pumunta sa binyag ng kanilang anak na si Tali. Nakatag si Baron sa post pero kapansin-pansing absent siya sa mga larawan. Matapos ang viral fight ng mag-asawa na naganap noong April 2, 2022, ang kanilang naging resolusyon ay kailangan sumailalim sa detox si Baron at they have been constantly in touch simula nung umalis si Baron sa kanilang tahanan sa Cebu. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video.
I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!